Hello, good day mga master. Yun o, kita nyo ba yan? Hero 8 Black. Pero hindi yan yun, syempre. Mga previous lang yan. Nag-upgrade na tayo ng camera. Upgrade na rin tayo ng kamay, tingnan nyo. Upgrade ng kamay. So, eto na. Boom! Nag-upgrade tayo ng camera, mga master. Check natin to kung maganda nga. Late na tayo sa trend kasi marami nang nakapagpalit nito. Matagal na rin ang release nito, pero at least nakapag-upgrade na rin tayo. So, from GoPro Hero 7 Black to this. So, GoPro 10 na tayo. Maraming pagkakaiba sa Hero Black to. Unang-una ito, HyperSmooth 4.0. So marami naman din na nag-review nito, kaya hindi na natin patatagalin to. Ayan, marami nang nag-review niyan, so in-explain na nila yan. Ayan yung mga in-upgraded features niya. So ayan, testingin natin sa mismong nakasakay sa motor tayo para makita natin yung pagkakaiba ng quality at saka yung yung stabilization niya na HyperSmooth. Saan natin, saglit, pakita ko lang saglit yung laman ng box. Ito yung set na yun. Pakita ko lang saglit yung laman ng box na ito. Kasi marami naman din naman nag-review nyan, alam nyo na yan. So yan, manual. Yan, manual. Yan, manual. Usually, hindi naman natin binabasa yung manual na yan. Diba? Yan, cable. May extra tayong mount para sa helmet yan. Yung curve. Yan. Yan, may mount siya. Yan, simple mount. Pero matibay. Hindi yung mga binibili nating peke. Ayan, so ito rin yung upgrade niya, yung battery. Kasi yung dating battery ng GoPro 10, ay 7 Black. Manipis, ito makapal na oh. Ang kapal na niya. Mas mataas na yung milliampere na ito. Kaya, mas matagal yung recording. Kahit isa lang siguro na battery, kaya na nating mag record ng isang biyahe. Hindi naman tuloy-tuloy yung recording natin. Ayan, may mount pa siya. Para sa helmet din yan. So, ito yung mismong device. Yes, sir. Putik, napakaganda. Napaka-premium, oh. Tignan nyo naman. So, yung Hero 7 natin is medyo manipis. Ito, mas makapal na siya. Since parang may casing na rin siya nakasama. Dahil, ito, yung mount niya. Yung mount, nakadikit mismo sa body. Ayan. Parang may casing na siya nakasama. So, ito na yung mismong mount. And, ganda. So, ito. Sinerge ko to para tanggalin kasi mahirap to. Yung sa battery. So, shielded na shielded siya. So, angat mo lang to. Yan. Tapos, boom! Putik, oh. Lawak. So, ito na lang yung bukasan niya. Wala nang bukasan dito katulad ng GoPro 7. Para, less din yung mga door niya na pwedeng pasukan ng tubig. So, ito, kitang-kita naman na talagang inoptimize na sa waterproof. So, maganda yung kapit, oh. You know, dikit na dikit talaga. Hindi katulad dun sa 7 na pipindutin mo lang ng ganun, bubukas agad. Kinuha na kasi ng buyer yung 7. So, hindi na natin mapapakita yung comparison natin. Kaya, gamitin na lang natin. Let's go! Raride tayo ngayon. Raratratin natin to. Yeehoo! Yan na siya mga master, oh. Nice. Napaka-pogi, di ba? Simpleng-simple kasi wala na siyang case. Wala na siyang outer case. So, yung ano na lang, may mount na agad siya. So, ang ganda tignan. Testingin natin ngayon kapag tingnan natin kung maganda yung stability niya talaga. Tsaka yung quality. So, ang settings natin na linagay yung 4K 60fps super view. So, super wide yun. Mas wide pa sa wide, syempre. Kaya nga super, eh. Diba? So, ayan. Dami natin motor dito. Ito yung project natin. Soon, ilalabas natin yan. Project build. Binduro. Let's go. Testing na natin. Yun, oh. So, ito na. Testing. Ayan, oh. Pogi, oh. May screen na rin sa harap. So, activity setting. Bukas ang visor ko. Ayan. Testing, natural na boses sa mic. Let's go.
noise nito, syempre. Given naman na wala pang mic. Mabibilan din natin ng sponge to, katulad ng GoPro 7 ko, hindi na ako bibili ng mic. Upload natin, in-edit natin. Kasi syempre kapag minsan pag mali rin yung settings mo sa edit, kahit maganda yung resolution, eh pumapangit pag mali yung pagkaka-compress mo ng file or pagkaka-render mo yung settings. Check natin. Pero so far okay yung ano, ha? Okay yung maganda siyang isuot sa helmet kasi parang ano, pogi. Malinis tignan, walang case. Pogin tignan. Sana naman siguro nabawasan yung wind noise dito or what. Kasi hindi ako sure, ha? Kasi yung GoPro 7 is maraming mic or maraming nakaharap na mic. Kaya pagka wala talagang foam, yung nalilalagay kong foam, eh solid talaga yung wind noise. Pero syempre yun, given naman yun na magkaka wind noise yan, kailangan mo talaga ng mic or yung ano, sponge na linalagay ko para mabawasan ang wind noise. Yan, ito na yung ultimate test natin. Sana okay. Yung, paulan na. Yan o. Ayan ang maganda rin dito. Ito rin yung kagandahan ng GoPro 10 na gusto ko. Since yung dati is pakikinggan mo lang yung tunog para kung nagre-record na or makikita mo doon sa maliit na screen, eh syempre nakatakip sa foam natin, di makikita. Ito, silipin mong ganyan, oh, kitang-kita mo yung recording, oh. Kitang-kita pa yung preview kung ano yung nakikita niya sa mismong harap ng camera. So maganda, ayun yung maganda dito na nagustuhan ko. So nagpagas na tayo, uwi na tayo para pa-check natin yung quality. Let's go! Stig. Angas. Pogi, oh. So yun lang ang ano, initial review natin. Marami naman din na nag-review nito at gumagamit nito. So yun lang mga master, ride safe.